Tell me. Mga ka-foreman, andito naman po tayo sa ginagawa nating bakod at saka diretso na pong extension dito sa bahay na to. Titingnan natin dito sa likuran. At dito nga pala mga ka-foreman, may ginawa kami ditong pins sa harapan. May piling lang po ito na itukulang pa ito ng dalawang patong na hollow blocks. Saka sa taas niya, steel pins na. Andito na side, mayroong manhole din dito na itong gate na to, 1 meter po ang lapad niyan. At saka doon sa kabila, sinagad na lang namin yung space dito sa kanilang terrace. Doon naman sa papuntang likod, tingnan natin sa likod. Ito mga ka-foreman, itong bakod na to, itong property line, ito po yung mga ginawa na namin. Nasa portion na kami ng roping. Ang roping naman namin dito ay nakataga din doon sa property line sa likod. Saka meron kaming ginawang concrete gutter, meron tayong downspout. Ang ginawa nating downspout ay PVC number 4 yung ating ilalagay dito. Papunta doon sa labas, magbabakbak lang tayo dyan para midaanan yung ating PVC pipe. So dito na side, pintuan ito, meron ng piling na hollow block dyan. Sagad na dito natin sa wall na to, papunta doon sa kabilang wall. At ito, magiging po ito. Ang ginawa namin kasi dito, itong bakod na ginawa namin, diniritso na namin yung extension. Saka naglagay kami ng firewall doon sa itaas. Ayan. At saka doon na namin nilagay yung aming rafter, dinikit na mismo. Naglagay na lang kami ng mga bracket. Dito na portion, merong roping ito dito. So sinira na lang namin. Ito na lang ang ipinalit. Dito na side mga ka-foreman, po ito, magiging dirty kitchen na lang po ito. At siguro dito na lang din yung So laundry. Merong laundry dito na side. At dito naman na side ay lalagay dito ng dining table. At saka dito na side, lalagay tayo dito ng kitchen slab dito, lababo. Naglalagay tayo ngayon ng sagrad mga ka-foreman. At ang ginamit naming sagrad dyan ay 10mm na RSB. Saka yung sa mga C4 lens natin ay purong GI C4 lens na 2x3x1.2mm. Saka yung natin, yung rafter, GI tubular. At may kapal naman yan na 1.5mm. 2x3 din. Ito sa partition na ito mga ka-foreman, nilagyan dito ng partition kasi sa kabilang side nito, doon po yung kwarto. Tingnan natin doon sa likuran mga ka-foreman. Dito naman na side mga ka-foreman, mayroon din po itong gutter dito, concrete gutter. So ganun din kung anong ginawa natin doon sa kabila, ganun din ang ginawa natin dito. So dito may malapad dito na pintuan. So, sliding glass pong mangyayari dyan na pintuan. So, magiging kwarto ito mga ka-foreman. Mayroon itong sariling CR dito. Ito yung kanyang CR. Ito, dito na side. So, malapad na rin siya. 1.4x2.9 meters. So, ito yung magiging partition dito sa pag-division sa natin mga ka-foreman. Yung other tickets and doon sa likod. Tsaka dito. Itong side na to, ito yung magiging kwarto. Last day ngayon ng trabaho namin mga ka-foreman. So, itong project namin na to, sa sunod na taon namin malagyan ito ng bubong. Ito mga ka-foreman, mayroon din siyang concrete gutter dito. Tsaka dito na sa area. Maglalagay tayo ng concrete gutter. Tingnan natin sa taas. Ito mga ka-foreman, makikita natin ditong gutter natin. Alinisan na natin yan at saka i-waterproofing natin yan. Gamitin naman natin yung yung waterproofing na ating kadalasan na ginagamit, Mundo Flexitite na waterproofing. Magkabilaan po ang dito mga ka-foreman, yung ating concrete gutter, mayroon din dun sa dulo na yun, dun sa kabilang side. Ang spacing namin dito sa ginawa naming trusses ay nasa 0.65 lang, hindi masyadong malayo para mas matibay siya.
At saka yung bubong na gagamitin namin dito ay rib type na ulurup, 0.40 yung kapal. So mga ka-foreman, yung nadaanan ng mga welding katulad yan, yan yung pipinturahan natin. Ito dito sa hindi na yung tamaan ng ano, ng welding. Hindi na natin yan pinturahan kasi GI naman yan eh. Hindi naman yan basta-basta kalawangin. Dito naman sa dulo, andito yung downspout natin. Dito yung butas. Dudugtungan na lang yung PVC natin. Kaya ito, maglalagay pa tayo dito sa dulo ng ano. Nagko-connect doon sa lahat ng mga power lens para matibay siya. Diretsong pasya board na rin. O, punta natin doon sa kabila. Ito mga ka-foreman, medyo maiksi yung ano dito, concrete gutter. O, katulad din noon sa kabila na may isang butas lang ng ano, PVC pipe. Itong buong area dito sa bandang likuran mga ka-foreman ay sinagad natin sa boundary at malaki pa kasi yung space, sayang naman pag di magamit. So ito at napapakinabangan pa rin. So medyo ano lang dito kasi walang ventilation dito sa likuran kasi firewall ito eh. Property line na ibang ano na sa kabila. Iba na yung mayari dito.